Iinom ka pa rin ba ng juice kapag alam mong may nahulog na ipis dito? Kakain ka pa ba ng brownies na hugis tae? Kakainin mo pa ba ang pagkain nahulog na? Siguro ay hindi na, dahil natitrigger tayo na mandiri dito. Kahit na ang brownies na hugis tae. Sapagkat may isip agad natin kapag kinain pa natin ang madubing pagkain na ito ay magkakasakit tayo at maaari pang mamatay dahil sa bakterya o dumi na nakakapit na dito. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na may bansang umiinom ng tubig na galing mismo sa kanilang ihi at dumi? Maraming mga tao ang hindi pinapahalagan ang tubig. Ngunit, ibahin nyo ang bansang Singapore. Ang bansang Singapore ay isa sa pinakamayamang bansa kahit na wala itong sariling resources gaya ng coal at langis. Isa rin sila sa may pinakamataas na pasweldo. Ngunit, hindi sila mayaman sa tubig kung kaya't ang ibang tubig nito ay nanggagaling pa mula Malaysia o imported water. Ngunit habang tumatagal at dumarami ang populasyon nila, kinakailangan nito ng mas madami pang supply ng tubig. Gumagamit lang naman sila ng mahigit 430 million gallons, kasing dami ng 391 Olympic-sized swimming pools sa isang araw. Maliit man ang bansang ito, ngunit saan naman sila kukuha ng tubig para sa 5.8 million katao na pwede pang madagdagan sa paglipas ng mga panahon? Kung kaya't may apat silang pinagkukunan ng tubig, ang local catchment water o galing sa ulan, imported water na galing sa ibang bansa, desalinated water na galing naman sa tubig dagat, at new water na galing naman sa dumi at ihi ng tao. Sa katunayan, noong taong 1970s pa ito naisipan, ngunit sa kakulangan ng teknolohiya ay natigil ito at taong 2000 tuluyan ang pinag-aralan at napatupad ang ganitong klaseng pamamaraan ng paggawa ng tubig na makakatulong sa mga tao. Naisipan nila ito dahil ang tubig ay isa sa pinaka-problema ng mga tao dito at para na rin hindi sila kulangin sa tubig. Safe naman ba itong inumin? The answer is yes. Safe na safe ito. Sa katunayan ay nasunod ito ang mga pamantayan ng World Health Organization. Dumaan din ito sa napakaraming proseso katulad ng 130,000 plus scientific test at 3-stage of rigorous process kung saan ay talaga namang sinasala itong mabuti hanggang sa maging ligtas at malinis ang tubig na ito. At dahil sa matagumpay na paggawa nito, maraming mga investors ang nag-invest sa new water ng Singapore. Sa katunayan, ginawa din ito sa ibang bansa katulad ng California na kung saan ilan sa mga mayor nito ay nauna ng uminom para maipakita sa mga tao na safe itong inumin. Ang tubig ay parte na ng ating buhay, kung kaya't bawat patak dito ay napakahalaga kahit marapat na atin itong pahalagahan. At kung nabitin ka, maaari kang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong kaalaman na ibabahagi na sigurado namang kapupulutan mo ng aral. Ito ang channel na nagsasabing ang kaalaman ay hindi nasusukat sa taas ng iyong pinag-aralan kundi sa lawak ng iyong kaalaman. Maraming salamat po.